Mr. Speaker. No. My distinguished colleagues, hindi po nag-comply sa batas ang ABS-CBN, kaya hindi po sila pwedeng lumabas at magpalabas. Those opposing the franchise application of ABS-CBN will show with clear and convincing evidence that ABS-CBN did not comply with the terms and conditions of its franchise, as well as our laws and the Constitution. In fact, they will show in the succeeding hearings of the Committee on Legislative Franchises that ABS-CBN deliberately and with impunity violated the conditions of its legislative franchise and more so of our laws and the Constitution. Matagal na po kasi ang mga aligasyong ito. Hindi mamatay-matay, lumulutang sa internet, nasa labi ng mga Pilipino. Hindi seryosong binigyan ng pansin. Bakit po? Tikom ang bibig ng may kakayahang magsiwalat nito dahil takot sa maimpluwensyang network na kayang sirain ng tao. ABS-CBN has been biased and partisan in favor of particular candidates and against certain candidates during the 2010 and 2016 presidential elections, contrary to the terms of its franchise and in violation of the Omnibus Election Code. Hindi naman po lingit sa kalaman ng marami, kung hindi man lahat, kung papaano naging pro Noynoy Aquino ang ABS-CBN noong 2010 at pro Grace po at Lenny Robredo naman noong 2016. It is also a matter of record that ABS-CBN failed to air some of President Duterte's political advertisements during the 2016 campaign period despite receiving the payment for said political ads. Ang masakit po dito kung hindi pa sila pinigilan ng korte sa pamamagitan ng isang TRO ay nakahanda na palang ipalabas ng ABS-CBN sa bisperas mismo ng pagtatapos ng campaign period ng 2016 presidential elections. Ang mga anti-Duterte advertisements na binayaran ng isang dating senador, sinadya ang timing para hindi bigyan ng pagkakataong makasagot pa si Mayor Duterte na noon ay kandidato bilang presidente. Mabuti na lamang at napahinuhod ng korte ng petisyon ni Speaker Alan Peter Cayetano na noon po ay Vice Presidential Candidate ni Pangulong Duterte at dagliang nag-issue ng TRO ang korte sa ABS-CBN. It is now a public knowledge that President Rodrigo Duterte and Speaker Alan Peter Cayetano expressed their disappointments over ABS-CBN's unfair reportings and meddling in previous elections. For those opposing the franchise application, hindi na po dapat payagan ng ABS-CBN na muling pakialaman ang politika sa ating bansa. Panahon na para ang taong bayan ang pumili ng mga namumuno na gusto nila at hindi ang napipisil ng ABS-CBN. Paalala lang po sa ABS-CBN, you are a broadcasting company, not a political kingmaker. Either you play ball or you play fair.